Hindi ko na kahit lasing ako, buhatin mo yung dali mo sa kwarto. Dito, eh, naramdaman ko tumabi siya. Hindi, ma'am. Sorry, sandali na nga. Sandali na nga. Inaalala mo yung nakaraan, parang kinikilig ko pa nanay. Oh, makikita natin na si yung kabataan nila, eh, kapugihan ito. Bogi talaga yan, ma'am. Bogi talaga yan, kay bikers yan dati. Yeah. Kaya ang dami ninyong anak eh. Kaya nga po, di ba? Alam na anak ko yan, na dinala ko sa kwarto, yes. De siyempre. Ma'am Levy, magandang hapon po. Magandang hapon. Levy, kasal kayo? Kasal. Pero hindi na kayo nagsasama ngayon? Hindi na. Okay, nasaan siya? Nasa Mindanao. Gaano siya kadalas na nakaka-uwi dito sa inyo? Hindi po. Nalaman kong butos ko po sa kamba na pinapunta ko po siya dito para din po maghiwalay ng babae niya, yung kalibiin niya po. As itin niya siya nagsasama. Kasi nakikita ko dito, ang mga anak ninyo medyo may edad na. Opo. E, ikaw ay 54, pero ang panganay mo ay 32. So sa makatuwid, mga 22 anyos kayo nung nag-asawa. At sunod-sunod yung mga bata. So 32, 29, 28, 27. So may mga sariling buhay na ito. Opo. Yep. Paano tayo nakahabol ng kambal? Kasi nga namatay po yung biyanan ko at nakauwi ako doon. Eh, nakipaglamay ako, laslamay po. Eh, yun po, nalasing po ako, yun po. So, ibang klaseng lamay, Nay? Ha? Nanoka naman ako, sandali na, nakipaglamay ka, pag uwi mo, buntis ka. So, alam ba niya na nabuntis ka? Alam niya. O, tapos, inangkin naman niya? Inangkin niya noon. O. Nanggit niya. Nagpapadala kasi, siya ng suporta. Kasi ang layo ng edad, 27. Since buntis ako hanggang nanganak ako, kahit piso, wala siya inaambag. Oh, wala. Ngayon lang po akong naghingi ng tulong sa kanya nung mula malaki na, di ba po? Kasi, oh, kasi nag-aaral. May edad na po rin ako at nangyayari na po yung tuhod ko, ganun. Mm-mm. Eh, nagpatulong na ni po. Kasi kambal po yan, ni kasino naman po eh. Okay, so sa makatuwid, nung pinanganak mo yung kambal, opo, wala silang ama. Wala po. Wala dito. Wala po, wala. Hindi nagpakita. Wala po. Nanganak kang mag-isa. Wala. Sa pamilya po, wala. Eh, nung lumalaki na yung mga bata, gatas, ganun, wala? Wala din. Hindi naman niya sinasabing hindi niya anak ito. Ito lang po niya nasabi na hinihingihan po siya ng sustento po. Kailan ka ba unang humingi ng sustento? Kailan ka nagsabi? Eh, gusto ko sa mga anak ko sila magsabi. Oh. Pero sinabi ko sa nila, itong May, nung nabakasyon kami itong 2020, itong 2022 nung ano. 2020? O doon kami nung May two, hanggang itong May. Ah, ito, May 2023. Doon kami, sabi ko, maghingi kayo. Hmm. Antonio, magandang hapon sa iyo. Opo. Kasama ko si Levy, ang asawa mo. Opo, opo. Kailan kayo huli nag-usap? Tagal-tagal na po. Paano yung kambal mo na 14 anyos? Hindi mo naman sinusustentuan. Sabi ko nga sa iyo, magbigay ka monthly. Hindi, wag mong sabihin na kung kailan ang gusto mo. Hindi pwede yung ganun. Gawa ka ng paraan. Kasi kambal yun eh. Wag mong sabihin, magnakaw ako para ibigay ko. So, hindi yung katuwiran. Magawa ka ng paraan na makapagbigay sa amin. Antonio, ano, nakapagbigay ka ba ng sustento dito sa kambal mo? Opo. Ito, October ata. Nagbigay ako ng, ano, October ata ka November. Nagbigay ako ng 2,000. Magkano? Magkano? 2,000. 2,000. Tapos ito November, 2,000 din. 2,000 rin. Ano ba ang trabaho mo, Antonio? Palay. Ano po, ma'am? Ano po, ma'am? Kaling magsasaka, ma'am. Pero hindi ito sa amin, ma'am. Yung lupa, ma'am, hindi ito sa amin, ma'am. Inano kami, ma'am. Kanyang sinasahuran lang. May pamilya ka na bang iba dyan, Antonio? Wala po, ma'am. Yung asawa ko, ma'am, mayroon. Ha? Levy? Mayroon asawa siya. May anak na kasi siyang dalaga na eh. Nanakan lang po ako sa totoo lang po. Dahil mayroon na siya. Matagal na nasama, tapos kayo, iba na naman. Pagkapaniwala po niya niya bang kambal ko. Wala po. O, sige, kung naghiwalay na kayo at kanya-kanya na kayo, ang sa atin lang naman dito, ay bigyan natin ng tamang sustento at yung responsibilidad mo bilang ama. Dito na lang naman sa kambal. Yung mga anak mong matatanda, okay na yun sila, di ba? May sarili na silang mga buhay. May mga trabaho na po. Mm. Antonio, magkano ba ang kaya mong ibigay sa mga bata itong sa kambal? Dito naman, pag matira ko, ma'am, hindi ko magsabi na ganyan ang presyo o kalaki, pero pag matira ko, ma'am, magpadala naman ako. Mm. Kasi hindi araw-araw itong maghalap buhay eh. Oh, nakakausap mo ba ang kambal? Dati, yung dito sila itong ni ata. Iniwan sa dito sa mama niya. Nagiging ama ka naman sa kanila? Oo. Palagi na pumunta sa titirahan ko, sa ate ko. Pumunta sila. Pagdating na sa bahay, pakainin ko. Pagbigyan ko ng pera, tapos ihatid ko. Tapos ang hingi sa tao, wala ko ng bigas, o binigyan ko ng bigas, isang sako. Ang masakit lang kasi sa iyo, wag mo, dapat sinabi mo, wag mo sinabi sa anak mo na hindi mo sila anak. Kasi nahiyak,
nagsumbong sa akin eh. Ayun naman kasabi si Papa, makasi sinabi kami hindi anak. Kawawa naman yung bata. Pinahinga mo eh. Kasi nakasabi lang ako, Libby, kasi wala kang mudo. Yung pinabaranggal mo ako. Sobrang galit ko, siyempre. Nanganak ko, wala kakapiso eh, di ba? Mag-usa ka. Antonio, ikaw ba'y nagdududa kung anak mo o hindi itong kambal na ito? Kasi yan, request ko po dito mag-DNA test kasi hindi mo inaamin yung anak ko. Ah? Oh, yun ang hiling ko dito. DNA test lang po. Nakasabi ko lang, ma'am, yung gano'n, ma'am. Kasi nagalit ako, ma'am. Yung pinabaranggal niya ako, ma'am. Yung mga bata, tinawag ko, hindi niya pinalapit, tapos hindi niya pinabilagmano. Parang hindi nila ako patay. Hindi ako ganun plastic. Yung anak mo lang ang ayaw sa iyo kasi alam mo na. At yun, yan yung may kinwento po si Sir Antonio sa ating researcher. Ang sabi po, matagal na daw po kayong hiwalay, 1990s pa. Pinikot lang daw po kay ni Antonio. Nilasing daw... Diba nalasing ako noon, Junior? Nilasing mo lang daw po siya, Sir Antonio. Noong last lamay ng papa mo, diba? Totoo yan? Tapos binuhat mo. Sinabi mo, Libby. Dinalam mo sa kwarto. Alam ng mga anak mo yung malaki. Makinig ka. Sinabi mo ni Marilo, dahil si mo papatwa sa Mumbalay. Oh, sabi mo, papunta ako sa inyo. Ipumunta ko doon, nilasing na ba kita? Hello? Anak ko! Binigyan mo si Marilo na pamasahe. Sige na, anak natin nito ang ano, ang anak natin nito ang nakakaalam. Na binuhat mo ako, dinala mo ako sa kwarto, at tinabihan mo ako. Naku! Good, very good. I'm not liar. Sa ibang kwarto ko, hindi mo pinatulog, ikaw pumunta. Hala, ako pumunta, hindi ko nang kayang maglakad eh, kasi lasing na ako eh. Lasing ka ba? Pumunta ako, maligo ka pa? Tanungin mo yung anak mong panganay, Ginoo ko, wag yung... Sinungaling. Kasi huwag ka nang sinungaling. Marunong ka pala mag-ano na salita, no? Binigot nga niya ako, ma'am, kasi lasing na ako doon sa labis. Paano kayo binuhat? Hindi ko na kaya, lasing na ako, hindi ko na kaya. Sabi naman, buhatin mo yung dali mo sa kwarto. Dito, naramdaman ko tumabi siya. Hindi, ma'am. Sorry, sandali na nga. Ma'am. Nanay, ba't parang sinigilig ko pa yun? Inaalala mo yung nakaraan, parang kinigilig ko pa, nanay. Dali, etong nasa linya ngayon, nakikita ninyo ang picture ni Antonio, ha? Ano po. Makikita natin, kasi yung kabataan nila, may kapugihan ito. Bogi talaga yan, ma'am. Bogi talaga yan, ma'am. Kay bikers yan dati, yeah. Yan nga lang. Dahil sa ano. Sandali lang. Kaya ang dami ninyong anak eh. Kaya nga po, di ba? Sandali lang ha. Antonio. Wala kang kinakasama dyan sa inyon. Wala. Wala po. Okay. Wala. Ba't hindi na lang kayo, ba't hindi mo na kunin si Levi? Ayaw ko naman. Ayaw mo? Pero si Levi gusto yata. Ayaw ko rin. Bukang nila mam eh. Palagi na akong inaaway. Kasi ma'am, masipag talaga ako, mga babaeng walang pahinga ako. Ayoko talaga. Kahit dito yan sa Manila, gabi na ako umuwi. Siyempre, manicurist, diba? Magpuputs pa. Gabi na umuwi. Sabihin niya man niya. Magputs pa ka sa misamis. Ayoko, ma'am. Ano lang doon? Bakit? Kunti lang kita. Ayaw mo ang mga paa nila doon? Kunti lang kita doon kasi dito, ma'am. pero magkasama kayo ni Antonio? Ay, hindi na, ma'am. Wag na, ma'am. Kasi wala na kaming bahay doon. Bininta ko na. Baka naman pagkasuyuin ka ni Antonio, bibigay ka rin. Malamang, pagbigyan ako po na. Sorry, ano ba to? Pero ano ba talaga? Sandali. Parang gusto ko nang i-involve si Clarissa, si Ma'am Clarice Espiritu. Pero si ngayon lang kasi ako nakaikanta, attorney na nagre-reklamo, nakilig pa. Oo nga eh. Pero ma'am, bakit parang kinikilig ka pa? May pagtingin ka pa? Wala na lang, ma'am. Pinatawa ko na sarili ko, ma'am, kasi... Naalala mo? Naalala. So, pag naalala mo yung binuhat ka, parang... Oo, siyempre. Di ba? Alam na anak ko yan, na dinala ko sa kwarto. Yes. De, siyempre. Bagang na ako dito. Bagang na. Kapal ng mata ko. Paano ka dinala sa kwarto, ma'am? Ay, binuhat niya ako. Doon nga, natulog na. Ano ba ininom niyo? Ramo. Sandali lang. Nanay Levi, nakainom ka ba ngayon? Wala po. Hindi. Okay, hindi. Talaga natural ni Nanay Levi. Attorney, baka malaglag ka. Sorry, take over. Hindi ko na kaya to. So, ano nang gagawin? Baka malaglag ka. Tatay Antonio. Opo. Ayaw niyo na po ba makipag-ayos kay Ma'am Levi?
Hindi na po yan. Bakit? Magigbalikan? Ayoko na. Ayaw. Bakit ay? Galit po nga kapatid ko sa kanya, ma'am. Bugang ira, ma'am. Palagi na akong inaawa dyan. Ay, baka naman ayaw na yun. Ng... Baka may rason kasi tayo kung bakit na... Hindi po siya makaapak sa bahay namin, ma'am. Dahil... Kasi nagdalakas siya ng babae. Eh, nakita ng kapatid. Yung bahay namin na yun, kumon, eh siya lang nakapagawa. Ay, Antonio, na meron ka daw babaeng inakyat doon sa pamamahay ninyo? Sa babahay namin, sa Mindanao. Kaya, sa Mindanao? Andiyan po yung kapatid ko sa baba, ma'am, eh, si Sheila. Mm. Kailan po yun, ma'am? Eh, matagal na po yun, kaya matagal na po yun. Eh, pwede naman magkapatawaran. Ma, kapatawaran na. Parang hindi na, ma'am, kasi lagi na... Kung pwede magbalikan, basta sipag na, gusto ko, yung kasipag ko, kasipag din siya, para umaangat buhay namin. Iba naman ang sipag niya, nag-aararo siya eh. Nag-aararo ng lupa! Oo, mama. Biningan na lang ang mama ko na ng kalaba, o yung tracer, ganyan. Tapos, yung paglinis ng palay. Pero, ano kasing ginagawa niya, marami siyang ano doon sa amin. Ma. Nay, kasi ganito yan ha, syempre, manghihingi ka ng sustento, di ba? Pero sustento, yung sustento rin naman kasi, depende rin sa kung anong kaya ni Tatay Antonio. Di ba? Pero ma'am, gawin rin ang paraan kasi... Gagawa nga ng paraan, kaya nga meron tayong social worker. May nag-message na. Ano? Wala. Nag-message si Senator Raffy Tulfo. Hello. So, sasagutin ni Idol Raffy, magde-date kayo. Sasagutin ni Idol Raffy yung pag-uusap niya, Nay. Ay, nag-message na lang si Idol. Pamasahe. Pamasahe. Papuntahin kayo doon or si Antonio ang papuntahin dito? Ayoko, ma'am. Ayoko yan. Si Senator nga ang ano eh, nag-aalok. Ano ba naman kayo? Tatay, nag-message si Idol Raffy. Pauuwiin daw dyan si nanay or ikaw ang uuwi dito or luluwas dito sa Manila. Kasi lubat ako, ma'am. Malapit ako na lubat. Ayaw. Hindi, tay. Ayaw niya, tay? Ayaw na, ma'am. Siya, ma'am. Pauuwi naman siya dito, ma'am. Karo, uwi ka daw doon, ay. Mag-ano daw sila, ma'am. Mag-reunion ata. Sabi niya. O, di kasama ka sa reunion? Hindi matuloy yan kasi nandito yung kapatid ko sa Manila, si Sheila. Pero ang ganda ng picture ni Antonio, ganda ng ano, yung pag... Ang gwapo yan, ma'am. Ah, gwapo. Kaya ka na humaling, Nay. Noon, hinahabol-habol ko yan, ngayon din. Eh, nag-aral po ako sa Holy Child High School. Private pa ako. Nag-biker siya, dumadaan lagi. Biker tapos, ka. Tapos na, doon ka na humaling. Wala ka bang picture na yun, nung kabataan ninyo? Yung nung kinasal kayo? Nasa ng wedding picture nyo? Wala? Nasa mama ko. Patay na mama ko. Pero feeling ko kapag nakita niya si Tan. Ma'am Clarice, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po, Attorney Aina. Parang kulang lang po sila ng ano... nang mag-reunite. Ayun na nga. Parang may kilig pa po. Ayun! Tingnan nyo, pati mismo ang social... Ma'am, as a professional social worker, nakikita nyo ba na may pag-asa pa? No, hindi. Na magkaayos sa... Parang may potential pa po, attorney, since they are married po, no? Baka kulang lang po sila ng... baka kulang lang po sila ng counseling. Yes. Baka hindi lang po nila nakikita yung halaga ng bawat isa sa ngayon since nagkaroon po siguro sila ng mga past issues. Pero baka since malalaki na yung mga bata ngayon and may kilig pa naman akong naririnig kay ate, baka meron pa po kapag nag-reunify silang dalawa, baka magkaroon pa lang spark ang relationship. Baka may kuryente pa. Yes. Diba? Ma'am Clarice, di ipapaubaya namin sa inyo. Baka pwedeng kausapin niyo muna si Ma'am Levy. Tapos mabigyan natin siya ng information on how to go about asking for support. Kasi ang punot dulo naman talaga nito ay yung suporta para sa kambal. Yun ang ano. Yes po, attorney, tanong ko lang po, taga saan po si father? Mindanao po. Nasa Mindanao eh. Farmer. Nag-aararo ng lupa. Pwede din po, attorney, na magbigay din po kami ng referral kay Miss Sammy sa LGU para po ma-raise din namin yung concern and mababaan din si tatay and ma-explain din po sa kanya ano po ba yung rights ng mga bata pagdating po sa support. Yes. At saka kung ano rin naman ang karapat-dapat na maibigay, depende rin sa kakayahan niya. Diba? Tama ako? Yes po. Yes. Opo. Opo. Hindi naman tayo pwedeng pumiga ng dugo sa bato. Kumbaga. Pero marami naman mahirap sa amin pero nabubuhay naman sila. Eh. Ayun na nga. Nabubuhay sila sa pag-ibig. Kaya, at sa pag-aararo ng lupa.
Ay, hindi. Diba? Pag nagkita sila, attorney, sasagutin ko na yung alak nila. Ah, sagot mo. Ako yes. rin. Ako pulutan ang sasagutin ko. Ay, nag-message yung Sogo Nanay. Wow. Oo, oh, kasi mamay sponsor natin yung Sogo Nanay. Meron daw kayong ano, libre. Free. Oh. Ilang gabi? Ay, 24 hours na. Na. Marami kong manicure ngayon ng Pasko eh. Pakyawin ko na yung pagmamanicure mo ng dalawa. Magkano bang manicure sa inyo na eh? Ah, 100. Paat kamay? 200. Ah, paat kamay, 200. Okay. Kanino yung gamit? Gamit nyo? Akin po. Pero ang manicure, yung cutest. Akin po din. So, then, home manicure service. Manicure talaga. Home service lang ako. Ang daming mga netizens nanay nakakapansin kasi parang iba yung glow mo nung naririnig nung ko sa tatay. Nung nag-point ka. Oo. May kilig pa, nanay. Eh, ano lang, ayoko talaga kasi ang talim, ayoko talaga kasi yung... Ano? Sa bata na lang. Sa anak sa bata na lang. Ayoko nga talaga. Ayoko nang masuntok ako. Ayoko na mayara. Ayoko na yun. Ayoko na kasi yung paghasa niya ng ano noon, nung nakipaghiwalay ako, ayaw niya. Ayoko na. Ayaw niyang makipaghiwalay sa'yo noon? Oo, noon. Pero nangyari pa rin ang hiwalayan? Ayoko na. Puro kasi siya umasa sa mama ko. Ayoko na. So merong ano issues ayoko on na. The ability na tumayo bilang padre de pamilya. Ayoko na. Pero matagal na yun, Nay. Matagal na yun, pero mama, ayoko na sa lipid ko. Ayoko na po. Okay. May iba ba nagpapasaya sa'yo, Nay? Wala din po. Kahit mo tanong kayo sa pagkambal ko, wala. Wala naman. Wala. Masarap, anak ko nila kasi tayo. Mayroon na po, ma'am. Oo, mayroon ako. Wala na nga. Ayoko na nga eh. Paano mo naman alam, Antonio, na meron? Eh, puro siya, ano, wala naman sa ebidensya. Kasi yung ano, ma'am, yung pumunta ko doon, kasama siya, taga, ma'am, nagpunta kasi yan sa Manila, ma'am. Nagselos ka, akala Antonio? Ko, nagpunta wala. Sa Manila, nagpunta yan sa Manila, ma'am. Hinakot niya lang galit ko, mga po, mga tikpan. Kasi gusto niya eh. Tapos, nagtaka ko sa kanya, sabi ko, hala, sabi makapit ba, hala, magkibagbalikan, Libby, kasi hindi asawa mo. Sabi ko, hindi ah. Pagtingin ko, call center po, naka-headset siya po. May babaeng sumusunod para sa punta ng Manila. Sinusunod siya ng babae niya. Kaya dinala po siya ng Pampanga. Tapos dinala lahat ng electric fan mo? Di. Iniwan sa anak ko sa Malabon. Ah, tapos siya, ma'am, nakarating siya ng Pampanga. Dinala siya ng babae. Nagkaroon ka ng babae dito, Antonio? Hindi, ma'am. Galing po ng Minera. Sinundan po siya. Ah, kaibigan mo lang? Oo, dinala po siya ng Pampanga. Kaibigan lang pala. Doon nga siya po nagpapasko noon eh. Kaya sa galit mga anak ko, bakit nandyan ka? Napadala mo na kong pera. Saan ka ba? Dito sa Bulacan. Saan sa Bulacan? Anong taon yan? Hindi ko po, anong taon yun nandito siya. Pero napanganak mo na yung mga kambal noon? Wala pa po. Ay, ang tagal na noon. Kalimutan na natin ang nakaraan. 27 years ago na yun. Yung kambal nyo lang po, sir, yun lang po yung nilalambing lang po ni Ma'am Levy na sana po ay tulungan nyo daw po siya. Hindi, ako po, ma'am. Pag may pera ako, ma'am, sa totoo lang, pag may pera lang. Okay. Pag mayroon. Pag may pera ako. Kaya nga po, kaya nga, John, sabi ko sa'yo, bawiin mo yung sabi mo sa anak mo na ano, hindi mo sila anak. Kasi hindi nila mawala sa otak eh. Sabi ko, kasabihin yung papa mo, sinabi na nga kami hindi anak eh. Kaya nga hindi. Matagal, ako, alam mo, Lubi, matagal na kasi ako nag-antay sa kanila kung tumawa na sa akin. Kasi sabi ko, kahit kailan hindi tumawa yung kambal ko. Wala akong pagkulang sa kanila. Sabi ko na, kausapin yung papa niyo, baka sabi, inutosan ko kayo na wag niyo anuhin yan. Hindi ako ganun, kahit malita mo niya ako ganun. Pag sinabihan mo lang ganyan, naku, hindi ako gano'n. Oh, hindi naman siguro, Antonio, kasi nakadalaw nga sila dyan nung May, di ba? Nung Mayo. Pinunta nga namin siya doon sa bahay nila. Maayos naman ang pagkikitungo sa'yo ng mga bata, di ba? Kumakain siya sa labas. Sila itong Mayo, ma'am, pumunta siya dito. Ang yung mga kambal, binili ako ng bag, binigyan ko lang pamatay. Oo nga. Naman pala eh. O binila mo nga. Pero yung sinasabi mo, hindi mo anak, nasa otak nga nila. Kaya ikaw magsuri ka sa anak mo. Aminin mo lang dito kung anak mo ba sila o hindi. Kinikilala mo silang anak, Antonio? Opo, ma'am. Kasi nagpadala na akong pira. Kaya kakausapin mo yung anak mo, mag-sorry ka. Kasi bata pa yan, hindi natanim na yan sa otak nila na hindi mo sila anak. Bawiin mo yun. Kaya nga sabi ko sa'yo, tumawag sila. Sasabihin mo rin yung mga kapatid mo na anak mo yun, huwag mong itanggi yun. At Merry Christmas. Magbago ka na. Oh, wag nang dagdagan pa. Tama na yun. Ayoko lang kasi, Shari, na on air. I mean, yung nasa studio yung mga bata. Mga bata minors kasi. Pero bibigyan natin ng pagkakataon. Ang ganda nung mga bata.
Magaganda. Gaganda. Kaya nga, magsabi niya, pangit ako. Sabi ko, di ba li pangit? Di ba li pangit ako? Kasi maganda naman yung anak. Eh, maganda ang kombinasyon nila. Maganda at gwapo naman kayo, ang ama at ina, di ba? Maganda yung mga bata eh. So, pagbibigyan natin ng pagkakataon na magkausap sila off-air. Yung bata? Oo, yung mga bata. Mag-usap sila. Opo. Tapos, yung social workers natin, magko-coordinate, bibigyan ng referral ni Ma'am Clarice Espiritu doon sa Misamis Occidental para may makausap din si Tatay Antonio. Ngayon, yung standing offer ni Senator Idol Rafi ay nandyan. Ma'am, naka-monitor si Idol Rafi na eh. Yun lang naman eh, sinasabi ni Idol. Alam niyo po dito, Nanay, sa programa po ni Senator Rafi. Ko ano ko sa inyo followers? Oh, di ba, Nanay? Talagang mapapanood mo na hanggat kayang ayusin, aayusin. Yeah. Pero kapag nakikita naman talaga na toxic na parehas, so hindi na talaga kayo nagkakaayos. Saka meron ng iba. Meron ng iba. So, Nanay, talaga hindi na namin kayo pipilitin. Hindi kasi pero yun. Ito kasi, wala ka naman. Hindi kasi, andyan yung kapatid ko ngayon sa baba. Yan siya mismo ang kaaway niya. Hindi naman yung kapatid na mag... Yes. Iktandaan mo, puso mo. Ikaw ang ina ng mga anak ninyo. Nalasing ka. Ikaw ang nalasing. Hindi yung kapatid mo. Dami siyang babae. Dami siyang babae. Maraming babae. Madami. Nagahabol sa kanya. Pero ikaw ang... Number one, hindi na ako nagahabol. Ha? Buntos ako eh. Pero ako lang din pinakasalan. Oh, at least ikaw ang nagwaginay. Sa dami ng nag-aabol na babae. Alam, mag-lesson tayo kaya, no, Nanay? Kung paano bang magwagi? Oo. Kasi lagi kaming hindi pinipili na eh. Ganun. Ano tayo, coach? Lalim ng hugot ni Coach Shari. Coach Levy. Coach Levy. Nanay Levy. Nanay Levy talks. Paturo naman kami. Nanay Levy. Paano piliin? Ganun. Paano buhatin? Paano buhatin? Kaya. Oo, sama din. Kaya. Pinga tayo na. Nice one. Nanay, ganito na lang. Papa-assistihan kita ng reporter pa tungo ng Misamis Occidental, Nanay. Kasama yung mga bata. Para makasama yung din nila yung tatay. Opo. Para makasama din nila yung tatay, makapag-usap sila at makapag-banding po kayo. Thank you very much, Ma'am Clarissa Spirito, ang CSWD po sa Malabon City. Kasamang kinilig. Oo. Si Clarice. Thank you po. Ayun, doon pala sa linya. Thank you, Ma'am Clarice. Magandang hapon at Merry Christmas po. Ayan, Tatay Antonio, maraming salamat po. Huwag niyo pong ibababa yung linya. Pag-uusapin ko po kayo off-air ni Nanay Levy. At nung kambal. Nandito po ang kambal ninyo. Okay?